Nasa honor roll ng Section 1 si Ashlyn. Pero pagdating sa pagsasayaw sa harap ng maraming tao, agad siyang umaatras. Nararamdaman ko po parang nalilungkot po kasi po kinakabahan po ako, nahihiya po ako kasi madami pong tao. Ako lang, ini-encourage ko lang siya na magaling ka naman anak eh. Pagpilitin mo na ayaw, papasok na lang yung sa kwarto. Isang Sabado, sumama si Ashlyn sa kapwa bata para manood ng Superbook sa Operation Blessing Warehouse. Ang espesyal na pagpapalabas ay ginagawa ng mga taga-Operation Blessing para sa mga batang nakatira sa komunidad ng OB Warehouse. Yung Superbook ay napakagandang tool niya kasi hindi lang yung spiritual yung nadidevelop sa bata, pero yung mga kagandahang asal, yun yung naituturo din sa kanila. So yung parents na observe nila sa mga anak nila na marunong na silang gumalang at rumispeto sa mga nakakatanda sa kanila. Ang maganda po sa Superbook na nagugustuhan ko, yung nagda-travel po sila, Chris, Joy, at Gizmo po. Pagdating po nila, may natutunan na po sila sa travel nila. Pagkatapos manood ng Superbook, tinutulungan ng mga taga-Operation Blessing at volunteers ang mga batang maintindihan ng lubusan ang aral sa kwento sa pamamagitan ng Q&A at laro. Ang pinakamasayang ginagawa po namin sa Superbook ay mag-memory verse para may matutunan po sa mga salita ng Panginoon. Isang araw, napili sina Ashlyn na kumatawan sa klase sa paligsahan ng buong paaralan. Sabi ko po sa kaklase ko, kinakabahan na po ako. Sa gitna ng pangamba, naalala ni Ashlyn ang kwentong napanood niya sa Superbook. Si Chris po, yung mag-audition po sila, marunong lang po siya mag-gitara sa isang tao pero hindi po sa maraming tao, nahihiya po siya. Tapos po yung nag-travel sila doon sa panahon po ni David. Naniniwala ko na kasama ko ang Diyos. Bibigyan niya ako ng lakas kapag kailangan ko. Doon din sa musika. Kung gagawin din mo ang talentong ibinigay niya, hindi ka dapat patakot sa pagtuturo. Ibig sabihin, kung Diyos na nagbigay sa'yo ng kakayan, gano'n man kalaki ang higali, kung gano'n man kalami ang manood, hindi ka dapat matakot. Ang natutunan ko po, huwag po tayong kabahan, tsaka gamitin po natin ang kakayahan na binigay ng Diyos sa atin. Kailangan po isama rin po natin ang Diyos sa ating gagawin. Bago magtanghal, niyaya ni Ashlyn ang mga kagrupo na magdasal. Nag-pray po ako kay God na sana po na maayos po ang paligsahan po namin, tsaka po na hindi na po ako mahiya. Pagkatapos po ng mag-pray, hindi na po ako may nakabahan. Nakuha ng grupo ni Ashlyn ang first place sa paligsahan. Talon po ako ng talon. May masaya po ako. Masasabi ko po kay God, maraming salamat sa kanya sa ginaid niya po kami. Patuloy na nanonood ng Superbook si Ashlyn. Natutuwa naman ang kanyang nanay sa pagbabagong na idudulot nito sa kanya. Sa Superbook is malaking bagay talaga dahil namomotivate po yung learning niya about nun sa kay God. Nawawala na po yung hiya niya. Lumalakas po yung loob niya. Gustong-gusto ko ang Superbook dahil madami po akong natutunan sa salita ng Diyos.